Pag-usapan naman natin ngayon yung volume computation, mga boss, no, dito sa Bluebeam review program, no. Ang gagawin natin na kukompute tayo ng volume, and at the same time isi-save na rin natin sa tool chest, no. Isasama na rin natin sa pag-save, no, para every time na gagamitin nyo, yan yung setup. Kaya lang, mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo muna sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin yung pag-compute ng volume dito sa Bluebeam review, no? So, ang unang gagawin natin, no? Gaya na sinabi ko dati, no? Yung bago tayo mag-measure ng volume, ang gagawin natin, i-scale muna natin, no? So, yung mga previous video ko, na-discuss ko na ito, itong tools tapos sa measure, kailangan yung iseset natin yung scale, no? Tapos ika-calibrate natin, no? Tapos okay. Tapos set tayo ng isang dimension, kukunin natin, no? Tapos yung okay natin. Apply natin yung scale, no? Kinalibrate natin. Saka tayo kukompute ng volume, no? So yung volume computation, nandito rin naman yan sa tools, tapos sa measure, tapos sa ito yung volume, no? So meron tayong volume dito, ito yon, no? Or Z, no? Yun yung shortcut command niya. Tapos pipick natin yung mga corner, no? Okay, click tayo. Pag na-pick na natin, no, yung mga corner. Pag nagkamali tayo, backspace lang, mga boss, no? Para ma-undo yung point, no? Ngayon, pag na-click na yung mga corner, kung saan tayo nag-start, dun tayo matatapos, no? Ayan. So, makikita natin dito yung volume, no? Ito yon. Ito yung default niya, no? Wala siyang volume na makikita, pero i-modify natin. So, ilalagay natin dito yung label, no? So, depth ilalagay din natin. Naka-on dapat yan. Tapos, ilagay din natin yung area, no? Tapos, i-move lang natin para makita natin. Pick muna, then pindutin yung shift. Kaya area lang nakikita natin dito kasi wala pa tayong depth na nilagay. So ilagay natin dito depth, no? Halimbawa 6 inches. Ayan na. So ito na yung volume natin, no? 324.2 cubic feet, no? Yung depth niya, ito yon, 6 inches. Yung area niya, no? 648.4 square feet naman. So, para ma-check nyo yung tama, yung kinompute ng Bluebeam review, no? Multiply nyo na lang yung 6 inches sa area, no? Depth times area. Ito yung answer, no? Yun yung volume. Ngayon, kung ayusin natin ito, no? Baguhin natin yung kulay. Ng text, no? Kung gusto nyo palang ilagay yung mga perimeter dito, pwede rin naman, mga boss, no? Click nyo lang ito. Show segment values, no? Ito yan, no? Press nyo muna yung dimension, then pindutin nyo yung shift. Tsaka nyo i-drag, no? Ito yan. Ngayon na dito sa atin, madalas gamitin yung metric system, no? Gusto nyo gawing square meter, cubic meter, tapos meter yung depth, no? Punta lang kayo dito. Palitan nyo yung unit niya, no? So, ilagay natin sa meter. Ito yan, no? So, baguhin natin ito. Ilagay natin na kung 6 inches yan, 0.15 meters yan. Tapos dito yung length niya, ilagay nyo sa meter. Automatic naman yan na kukomputin yan, no?
ng program. Tapos yung volume niya, cubic meter. Tapos yung length niya, nakameter na rin, no? Tapos yung area niya, kung gusto nyo yung square meter, dito lang yan, no? So, ito na yon, no? Ngayon, kung ayaw nyo makita yung iba, halimbawa, yung depth ayaw nyo makita, o kaya yung area ayaw nyo makita, volume lang, no? Pindutin nyo lang ito, i-off nyo lang, no? Ayan. So, ngayon, kung gusto nyo ibalik, o check nyo lang, no? So, ganun lang ang gagawin nyo. Ngayon, halimbawa, every time na gagawa kayo, ito na yung setup, no? Kasi laging babalik sa default yan, no? Lagyan ko lang ng pill muna para lagyan natin ng pill dito. Tapos, para makita yung text sa loob, no? I-highlight lang natin. Ito yan, no? Ngayon, para every time na ganito ang setup, pwede nyong i-save ito sa tool chest, no? So, right click. Ito yan, no? Add to tool chest. Pwede sa tool chest nyo, sa My Tools, Architect Review, tapos Contractor Review, no? So, usually sa My Tools naman ito, no? Ayun. So, ngayon, nakasave na. Pero huwag niyong kakalimutan, ito yung My Tools, nasa pinakababa, no? Ang bagsak niya. Huwag niyong kakalimutan na ilagay sa Properties Mode, no? Kailangan ipa-Properties Mode nyo yan. Ayan, no? So, every time na gagawa kayo ng volume computation, no? At saka gusto nyo, ganito yung setup. Ito na lalabas, kasi nakasave na sa tool chest, no? So, gamitin natin, no? Subukan natin, ha? Halimbawa dito, no? O, ito na siya, oh. Kasi babalik sa default yan pagka hindi nyo sinet, no? O, click lang natin. I-move lang natin ito. Ayan, no? Ngayon na, halimbawa, ayaw nyo makita yung area, no? Gusto nyo lang makita yung volume, no? Madali namang gawin. Kaya lang pag inalis nyo yung area, kailangan i-save nyo uli sa tool chest, no? So, ganito. Click nyo lang itong imo-modify natin. Punta tayo uli dito sa measurement, no? Ngayon, na i-off nyo lang dito yung area. Ito yan, no? So, volume lang ang lalabas, no? Kung gusto nyo ilagay yung depth, check nyo lang. Ito yung depth, 0.15, no? Yung volume, ito yon. Tapos yung perimeter naman, na kung gusto nyo makita yung perimeter, lagay nyo lang dito sa length. Ito yan, no? Ayaw nyo makita yung area. O, ito siya, no? Ngayon, na halimbawa, may binago kayo, abay, kailangan i-save nyo uli sa tool chest ito, no? Kung hindi, yung dating sinave natin, yun yung lalabas, no? So, right-click lang uli kayo. Tapos, add to tool chest, no? O, ilagay ko uli sa My Tools. Itong My Tools, default naman ito, mga boss, no? Itong Pred Tiles sa tools na ito, ginawa ko lang ito. Later on, i-discuss din natin kung paano gumawa, no? Ng tool chest. Ngayon, na My Tool Chest default yan, meron yan, i-save na lang natin dito. Add to tool chest. Huwag natin kakalimutang i-right click ito, ilagay natin sa Properties Mode, no? Kasi kung hindi, no? Ang mangyayari, iba ang kalalabasan. Ayun, gaganito ang mangyayari, oh. Every time na gagawa kayo. So, hindi naman ganito, no? I-right click nyo siya. Tapos, Properties Mode nyo lang, no? Ayan. So, every time na meron kayong kukunan ng volume, no? O, ganito na ang itsura niya. So, click lang natin dito. Ayan, na. So, ngayon, halimbawa, ito, no? Yung naka-up. Mali ito, no? Dapat naka-compute din yung area nun, no?
So, i-right click nyo lang ito, tapos convert to ARC nyo lang, no? Nara-right click, convert to ARC naman yan, no? Nagagalaw nyo pa ngayon ko para i-adjust, oh, no? Na-adjust naman yan. Ngayon, pwede nyo nang i-move itong mga ito kung gusto nyong i-move. Andun nyo lang, no? Pag nagkamali. Ngayon, kung gusto nyong liitan yung mga text, dito lang naman yan, mga boss, na. Ito yung font size. Ito, ah. Nababago naman yan, ha. Tapos, gusto nyong evolve yung text. Ayan, na. Kaya lang kung may binago kayo, gaya ng paglaki-laki ng text, yung adjust ng size, no? Tapos binold nyo. So, pag hindi nyo sinave sa tool chest na naman, ang mangyayari, ito na naman ang lalabas, no? Kaya kung meron kayong binago at gusto nyong laging yun ang magagamit, o i-save nyo uli, right-click, tapos add to tool chest, my tools, kunin nyo ito, right-click, properties mode. Ayan yan, no? Para laging ganito yung setup niya, no? Ngayon, kung gusto naman natin, mga boss, makita yung mga in-estimate report natin dito, no? So, halimbawa, nag-estimate tayo ng mga area, volume, at kung ano-ano pa, at gusto nyo nang i-print, gusto nyo makita, no? Yung file, no? Nandito yan sa batch, and then summary, no? Tapos, i-okay nyo lang, and then makikita nyo, may lalabas na mga reports dito, no? So, ito yung mga boss, mga ready-made report yan, no? May mga area, volume, at kung ano-ano pa, no? So, kaya lahat ng ginagawa nyo rito, ine-estimate nyo, pwede nyong i-print, mga boss, no? Detalyado yan, no? Makikita nyo rito yung area, volume, depth, wall area, at kung ano-ano pa, no? Ganyan kaganda itong Bluebeam na ito. Hindi nyo na kailangan mag-type, tapos ipiprint nyo, no? So, ready-made pong gawa na ito. No, kung nagustuhan nyo itong video natin, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po.